Sam Axie gameplay again. So nakaano pa rin tayo, AAP or Aqua, Aqua Plant or Aqua Plant, Aqua APA na strategy. So in the past few days, nag-try ako ng mga ibang ano, mga ibang strategy. Pero halos lose streak ko. Yan. So bumaba ako. Bumaba tayo ng from 162, nag 12 ako eh. So ngayon nasa 13 na tayo. And so binalik ko ulit sa ganitong lineup. Nagtry ako ng yung classic na ape. Yan. Nasa harap yung plant pero parang hindi ko gamay or hindi ako sanay. So nanood ako sa YouTube page ni ano, ay YouTube page, Facebook page ni Ninong Nooks. Ninong Nooks ba 'yon? Double check natin. Facebook. Yan, ililink ko yung Facebook page niya. Tignan niyo kung same kayo ng ayun, Ninong Nooks with Z. So ang lineup niya, guys, is nakaano siya. Disguise and then carrot. Carrot and pumpkin tsaka serious yata siya. Oh, serious. Tapos nakaano siya. Classic na ano, guys, classic na AAP yung lineup niya. So nasa 19 or 2000 yata siya na MMR. So yun, guys, no, check nyo. And then check nyo rin yung page ni Niski and ni Sir Keon's Collection. Oops. Edit ko na naman. Ayan. So balik tayo sa kantong lineup. Yung Nemo natin is nasa likod. Sorry, hinihikab ako. Backline natin yung Nemo. And mid natin yung plant. So yan yung plant ko. Yan yung stats niya. Yung cards. And so yan yung koi ko. Koi front. So yan. So tutulungan natin yung mga ibang tao na nasa below 1000 MMR, no. So bumaba ako na ano, intentionally na binabaan ko yung MMR ko. Pero dahil nasa cellphone ko yung ibang replay. Wala dito eh, kasi yung bagong update nila. So andito ako sa PC, sa laptop ngayon. Well, or ito andito. Check natin. Ito yata yun eh. 27 minutes ago. Check natin. Oh, ito yata yun. Oh, sige. Dito na lang mag-explain muna. Unahin natin dito. Yung ganitong strat, guys. Yung front nyo, itong front koi, as always, itira nyo ng itira. Kahit na ma-poison kayo or what. Pero ingatan nyo rin kasi baka masyadong maging gigil kayo sa paglalapag ng cards. Eh, maibato nyo yung ano. Pero tsambahan, minsan hindi naman yun nilalapag agad eh. Okay, so pag bibilangin nyo rin yung cards or yung energy niya. Effective talaga pag nagbibilang kayo ng energy kasi mapre-predict nyo yung next move niya. Pag ganito yung lineup nyo, eto madalas to, 3 cards lang yung ginagamit eh. Mapapatay niya na agad yung plant natin. So, ang gagawin nyo lang is itira yung front coin nyo, front na aqua. Hanggang sa ma-burst nyo tong plant niya. Pwede rin kayong gumamit ng cards nitong backline nyo na Nemo para matulungan sa damage. Yan. Pero kung ito, panoorin muna natin. Ito, guys, yung wag na wag nyong gagawin sa umpisa. Kasi pag nakaharap yung koi nyo, nite-temp yung kalaban na magbato rin ng cards nila. So, sayang lang yung serious na nilabas ko. Round 4 or 5 pa yata, so
yata to magsa-cycle. So, sayang lang, wala tayong nakuhang energy. Sana ginamit ko na lang tong ano, Oranda, no. Tsaka isa pang ano. So, anyway, as much as possible, i-hold back nyo muna yung Sirius pag alam nyo marami siyang energy. Or, i-combo nyo siya sa dito sa October trick. Kasi madalas hindi naman kayo mabuburst out pag may October trick, di ba? So, pwede nyo iunahin yung October trick and then, Sirius. Ito guys, hindi ko na-burst yung plant niya, no? So, patay na yung front natin, yung coin natin na aqua. So, ang gagawin ko dito is, as much as possible, iso-sustain ko yung plant ko. Kasi pwede niyang ma 3 cards to, 3 or 4 or 5 cards ng beast. Or pag kinombohan niya ng mga ilang cards ng aqua. Yan, as much as possible guys, pag may 3 cards to or 3 energy, magbo-burst to ng plant. 3 cards, malaki yung mababawas nito pag wala kayong shield. So yan, dahil ginamitan niya ng eto, ivory stab. Yung bawat critical niya, meron siyang gain na energy. Kaya lagi niyong i-check yung cards ng kalaban. So yan, lagi niyong tignan kung meron ba siyang pang gain at pang destroy. Eh no. Meron din siya pang destroy kaya okay din na i-burst niyo agad yung coin niyo sa unang round pa lang. Kasi sayang naman kung magtitipid kayo ng energy tapos masisira niya lang or makakain niya, di ba? Or masisteal niya. So hindi niya na burst. Ayan, makakapag-damage pa tayo sa kanya. Ayan, so nag-last stand pa. Okay. So next dito guys, ayan, since wala tayong cards dun sa plant natin, isang carrot lang yata yung lumabas. Naisipan kong i-burst na lang yung beast niya. Kasi pag nakaipon ulit to, wala na. Mamamatay na yung plant natin. Okay, yan. Na-burst natin yung beast niya. Pero dying na rin yung... Pinatay niya yung... Mali niya dito eh. Mali siya. Tignan niyo na lang kung bakit. Ayokong sabihin dito kasi magkakaroon ng idea yung iba, syempre. Mali siya ng lapag ng cards. Pag napansin niyo, comment down na lang kung ano yung nakita niyo. Sana nanalo siya dito. So, ayan. Magpo-4 cards kaming dalawa. Pero since... bawas na siya. Mananalo tayo dito. Sige, panoorin natin guys. Slow motion natin. Yan. Mauuna siya, di ba? Yan nga. Panoorin natin. So, 128. So, ito pa pala guys. Kung mapapansin nyo... risky fish, may buff kasi ito na attack plus, pero pang ano lang siya, plant, reptile or dusk. Okay, pag sa aqua to, madalas yan lang yung
yung damage niya 128 maliban na lang kung nag-crit siya. So check natin yung magiging damage ng upstream niya since 110 lang to. Tignan natin kung magkano yung damage kung may dagdag ba. Pero alam ko 128 lang rin to. O yun o. 128 lang siya guys. So tatlong 128 or apat na 128. Kaya tayo nabuhay. Pero guys, tignan nyo mabuti yung magiging damage ko. 128 para sa goldfish. 140, 140, 140. Kaya magandang combo to guys. Yung Crimson Water, Hero's Bane na pang ano, pang finishing attack. Pero itong Star Shuriken is 135 yata. Ito, Star Shuriken, 135. Ayan, 128. And then 140. Ayan, kaya tayo nanalo. Ayan, so mag-iipon lang tayo ng cards and energy sa backline natin. So check natin kung wala pa akong nakalaban na reptile eh. Yun yung inaantay ko dito sa baba. Hanapin natin yung... Ito yata yung reptile ko pero naka-AAP ako dito na line up. Check natin mabuti. Tignan natin. And guys, so kung hindi pa kayo nakasubscribe, no? So alam nyo na yung gagawin nyo. Pa-click na lang yung subscribe button and then yung notification bell. Tapos, yan, para maging updated kayo sa mga ina-upload natin na video. Hindi, ano pa rin to eh, APA, APA, ibang formation or lineup lang. So, panoorin natin, sige. Ayan, so, yung unang attack, laging si Koi. O, ayan, gagamit din tayo ng Go or gumamit din tayo ng cards ni Nemo sa likod. So, ayan, ibuburst lang natin ng ibuburst yung plant niya. So, nag-ipon siya ng card, ng energy niya dito. Pa isa-isa lang yata siya, no? And as much as possible, i-burst nyo agad yung plant niya. Huwag kayong magpapanakaw, guys. Kaya huwag muna kayong gumamit ng Nemo. Kasi baka manakaw niya kayo. Pero pwede nyo discardihan or kung paano nyo siya ilalapag strategically para hindi niya kayo manakawan. So, yan. Kung mapapansin nyo, guys, isa pa pala para hindi tayo matalo sa mga termi na ganito na nakakainis. Lagi niyong isama yung goldfish, itong sweepscape. Para bawat tira niya sa inyo, mag-attack plus kasi, attack speed tuloy. Speed plus kayo na buff. So, pag hindi niya kayo, basahin natin to. Di ba yung Mystic Rush is mag-minus siya ng speed. So, babagal kayo ng babagal. In return, kayo yung huling titira, so mauunahan kayong tumira nitong termi na to. Tapos yung isa, yung allergic reaction yata yun. Allergic reaction, search natin. Wait lang guys ha. Oxycards. Yung allergic reaction is kaya combo ito. Ito guys, deal 130% damage to debuff target. So pag wala kayong... Hindi nyo na-buff yung goldfish. So, ibig sabihin, debuff kayo, diba? Mas malaki yung bawas nyo or mas masakit. 130% guys. So, let's continue natin. Okay lang ito. Mamamatay naman talaga yung koi natin eh. Mamamatay yan. So, lagi nyo lang siyang i-attack. Basta may cards, i-attack nyo na guys. O, yan. Nakita nyo, minus 20%. Ayan, patay na yata ako dito. Ayan, patay na. So, next na gagawin ko dito, guys. Tignan natin yung magiging energy niya. 4 energy siya, 3 energy ako. So, ang rule of thumb, shields up kayo sa midline plant natin. Ayan, nag-shields up ako. Sakit talaga ng critical nitong mga ito. Okay, so, half na yung buhay natin.
So may damage pa tayo sa kanya, no. So mag 4 energy ulit siya or 3. Shields up pa rin. Basta may cards kayo na pang-shield, ilapag nyo, October or yung carrot man. Yun. Ang point kasi nun, kaya natin sinusustain yung plant, guys. Kailangan natin siyang pilitin na gumamit ng energy. Kasi pag madami siyang energy mamaya, pag mabilis niyang napatay yung plant natin at may natitira siyang mga energy, mababurst niya tayo, guys. Manonomatch tayo sa 1v1 dito sa Nemong natin. Kaya as much as possible, pilitin natin siyang masiro. So nabawasan pa natin yung beast niya. So meron siyang 2, meron tayong 4. So gumamit lang siya ng 1 energy. Kasi yung Mystic Rush niya, guys, is 0 cost. Ayan, dinahawan pa natin, ay nag-gain pa tayo ng isa. And then mapapatay natin yung beast niya. Okay, sakto. Buhay pa yung plant natin. Okay. So, ganun yun, guys. Kailangan natin tong sustain kahit na anong mangyari. Pero kung alanganin na at wala naman na siyang, I mean, wala siyang pang, huwag na kayong maglalapag ng damage or steal na cards as much as possible. Ang magandang combo lang dito sa plant is October Treat, Nakaw or Prickly, or October Treat, Carrot Hammer, or October Treat, Carrot, tsaka yung Vegabite, diba? Pero kung kapos kayo sa energy, diskartehan nyo na lang kung paano nyo madidistribute evenly yung cards, yung magigain nyo and madadamage nyo sa kalaban. Ayun, dun sa, dito sa turn na to, nag-pass yata siya eh. Sa round 6. Oo, nag-pass yata siya dito. Di ko sure, pero kasi naka-inan natin siya or... Ah, hindi. Ito pa rin pala yung ano. Kinombo ko siya sa ano, guys. So, wala nga rin lang tayo na nahaw. Kinombo ko siya dun sa ano. Sa pumpkin natin. Pero wala nga tayo na nahaw. So, ayan na. 2 energy lang siya. Pero madalas 3 cards yung nalalapag nito. Kasi nga, 0 cost yung Mystic. So, kung nag-rotate yun, laging 3 yung mababato niya or even 4. So, ayan. Naglapag pa rin ako dun kay plant ng October tsaka Carrot. Tapos, dalawang damage card kay backline natin na Nemo. Okay, so, hindi niya in-anticipate yun. Hindi siya naglagay ng Sticky Goo. Hindi siya naglagay ng Sticky Goo kasi akala niya, mawa-one-shot niya lang to. No, guys? So, yun yung magandang technique or paano ba natin sabihin? Ayan, technique nga. Para malaki yung ma-damage natin kay Termi. Kaya okay din yung nagbibilang ng cards, no? So, tignan natin dito, ilang ano ba siya? Oh, 2 energy tayo siya, 3. Ayan, so ang binaba ko lang, guys, since puno pa naman yung buhay natin at hindi niya tayo mababurst ng, maliban na lang kung nag-crit siya, di ba? Hindi niya tayo mababurst ng apat na energy or apat na cards. So, ang nilapag ko lang dito, yung gain ng energy and then goldfish nga. Kasi nga yung goldfish or sweepscape, mag-ano tayo, speed up. So, panoorin natin. Ba't ba sila nagdikit? Yan, gain energy and then yan. So, hindi pa tayo na sticky goo. No? Kasi pag naka-stun tayo, guys, mas malaking bawas. Tagos yun sa shield. Ayun, oh. Nag-speed up tayo. Ayun, na-stun tayo. Pag na-stun kayo, guys, ang iba to nyo, kung wala kayong Nemo, yung tail slap. Kunwari, hindi siya nag-rotate. Iba to nyo lang yung lowest damage na card nyo. For example, dito. Nilapag ko yung... Ayan, inuna ko yung
goldfish ulit yung Seascape, and then yung mga 120, 120, 120 damage. So yung shield niya is 115. Dito sa gold, ay gold, Seascape, matatanggal yung stun natin. And then ito yung babasag sa shield niya. Stun ulit tayo. And then itong Oranda yata yung papasok. Yun. So, kita nyo, tumagos siya or yung Oranda yung malaki yung nabawas. So, ganun ulit yung ibabato niya. Sticky Gumi Stick tsaka Chomp. So, yun ulit. Meron siyang Mystic ulit. Magma-minus. Speed na naman tayo. Pero magbabuff tayo ng dalawang beses. Magiging 4 ulit to. Or 5, I should say. 5. Yan. So, dumating na kami sa Blood Moon, no? Nag-miss ako nung una. Kaya ginamit ko yung Tail Slap. And then, ginamitan ko siya ng damage. Tatagos to. Magsa-stun ako ulit. And then, mababypass ulit natin yung stun. Zero cost kasi yan eh. Yung Tail Slap. And then, papasok na yung Seascape. So, yun. Banalo tayo dito. Yun. Yun. So, ganun nga guys. No? Ganun lang yung APA strategy. Yan. Nag-try kasi ako ng lately. Nag-try ako ng mga ibang strategy. Yan, bumaba tuloy ng bumaba. So, ito, nag-lose streak ako dito. Yan. Hindi ko pa magamay yung ano eh, yung combo sa may backdoor na bird. Yan, oh, lose streak tayo. Grabe. Yan, pero angat ulit tayo. Nasa 1-3 na ulit tayo. So, ganun lang guys. Para sa mga nahihirapan umangat, try nyo to APA, APA strategy. No, i-mid nyo yung, kung same tayo ng plant, try nyo i-mid lane to. Maganda rin to kung may heal. Mas matagal nyo masasustain yung plant. Parang kay Niski. Pero, halos karamihan ang sinasuggest damage card. Pero okay din yung heal. Yan. So guys, yun muna, no. Upload ko na to agad. And then, mag-grind ako. Ire-record ko mamaya para i-upload ko ulit mamaya. Kasi yung bata dito is nangungulit na eh. And guys, so pag hindi pa kayo nakasubscribe, no, pa-subscribe na lang guys. Tapos, pa-hit nyo yung notification bell. Like nyo na rin. Tapos, share nyo yung video nyo sa mga tropa nyo. Ng tropa nyo naka-AA pa rin na hirap umangat. So, marami. Nasa ano, below 1,000 MMR. Nahirapan na sila umangat. And guys, so sa next time, sa next video na lang tayo, let kita kits na. No?